Usually, para matandaan ko kung bakit sila na-admit. Alam kung sino yung maayos magbigay sa'yo ng report. Kung sino yung mga kulang-kulang. Binsan. Hi, everyone! So, na-manage ko pa mag-vlog. Kahit malilate na ako. So, ngayon, papasok na tayo sa work. So, ayan, magda-drive na ako dahil need ko yung phone ko. Mag-GPS ako. So, for today's video, it's my day in a life video. So, ayan, traffic. Stop tayo. Usually, nakakarating ako doon within 10 to 15 minutes. Ayun, may mga pinagkaabalahan ako these days. Malalaman nyo rin kung ano yun, kung bakit. And, ayun. So, ayan, go na tayo. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make a mistake. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive. In 600 feet, turn right, then turn left. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like you look so beautiful. So lucky to be yours. Sa inyo, yung routine ko. Pagkarating hanggang sa makauwi na ako, okay? So this routine, guys, is just based on my today's duty. Because it can vary. So today, hindi ako ganun ka-busy, pero usually, ito yung routine ko. Magsisingit-singit na lang ako ng mga clips. Clock in ko is should be before 6:38. Ay, hindi. Ang clock, I can clock in as early as 6:38, but not later than 7:40 or 6:45 p.m. So, ito yung usual 7 p.m. to 7 a.m. night shift. Okay? So, that's the rule on this hospital. Because, iba-iba yan eh. So, for this hospital, this is my routine. But usually, parehas lang naman siya. Pero, for today, ito yun. So, the first thing, clock in. And then, much better kung maaga kang dumating. Para ma-review mo yung history ni patient. Kasi malaking help yun. Kasi nangyayari, guys, meron sometimes may at the start of the shift may rapid response ka, meron kang code. So it would be helpful kung meron kang idea sa patient already, history ganyan. And then as early as 6:50 a.m. on this hospital,
which is a very nice hospital, you can accept report. AM shift can provide shift report na. So normally report, they encourage or they want us to do it at the bedside with the patient because the patient has the right to know the care or the plan of care for him or her. But usually, kasi nga dahil nagmamadali na ganyan, pag wala namang nagbabantay, pwede na siguro sa station, mag-hand off kayo. Then right after, you need to visit the patient. Yung pagbibigay ng report is, syempre, patient is ganyan, inpatient, when was the day of admission, kung full code ba to, DNR, the chief complaint, bakit siya na-admit, and then ano yung history, yung mga important history ni patient, magsimula from head to toe. So, maganda yung tip na yun, head to toe ka nagbibigay ng report. Kunwari, alert oriented times 4, room air ba to, meron ba tong oxygen. And since I'm a telemetry nurse, so kasama sa report kung sinus rhythm ba to ang telemetry, AFib controlled. So, alam nyo yun, nagsisimula ka from head to toe kung meron ba yung NGT, kung may TPN running ba tayo, kung ano yung IV niya, kung sa right AC ba, left AC, right hand, left hand, ganyan. Tapos kung saline lock ba to, yung tawag nila sa HEPLOCK is saline lock. Tapos, do we have IV fluids running, continuous IV fluids running, what is the rate, anong IV yung nagra-run. Tapos, how's the skin, is the skin intact, meron ba tayong mga wounds, anong stage, ganyan, meron bang mga wound care or meron bang foam dressing, may Mepilex ba, meron ba tong Foley catheter, yun yung mga importante. Or ano pala, dun sa mga lines, kung peak line, naka peak line ba tayo, naka midline, ganyan. So basta mag start ka from head to toe pag bigay ka ng report. Tapos kung ano yung mga events na nangyari, kung ano yung mga important na kailangan malaman nung next shift. Kunwari, mababa yung potassium, na-replaced ba? May scale ba to replace the potassium? Mga ganun. So, yun. So, after the report, ikaw na incoming and with the previous nurse, kailangan mag-introduce mo yung sarili mo dun sa pasyente. Hi, my name is Lian. I'll be your nurse for tonight. I'll be here until 7 a.m. So, i-update mo rin yung board. Kung ano yung plan, ganyan. Update mo yung board. And then, mag-assess ka ng mabilis tungkol dun sa mga in-endorse sa'yo nung previous shift. Patayin ko na kaya yung ano, yung sasakyan. Kasi ang ingay eh. So, mag-assess ka ng mabilis, silipin mo ano yung running IV, kung saan yung access, okay pa ba yung site, swollen na ba, ganyan. Para, syempre, malaman mo kung okay ba yung ini-endorse sa'yo. Makita mo kung yung wounds, kung makita mo yung mga wounds, syempre, minsan pag bedbound. So, kasama din yan sa ini-endorse sa kung bedbound, kung paano siya mag-transfer, kasi importante yon. Kung nagkaroon ba siya ng bawal, swallow ba siya ng pills, okay, o kailangan bang i-crush, ganun. So, yung sa may mga wounds sa bottom, pwede na yun later on. Pag change nyo yung patient, makikita mo naman yun. Pero yung mga sa shift report, yung mga pwede mo makita kung meron ba itong wound vac, kung meron, depende dun sa endorsement, kung na-endorse na wound vac, tignan mo kung meron ba itong wall suction, mga ganyan. Yung mga importante ganun. Tas ang feeding kasi dito guys, kung may feeding yung pasyente nyo, naka-pump na rin. So halos lahat talaga naka-pump. Hindi dito manual, napaka-high-tech nila dito guys. So yun, na-assess muna ng mabilis. Yung pag-a-auscultate pala, pag nag-a-assist, ginagawa ko lang talaga yun pag may respiratory, pag respiratory case, or pwede rin mga CHF, ganyan. Discarte na yun na yun, kayo nang bahala dyan, guys. So, pag nakapag-rounds na ako,
nakita ko na silang okay sila, buhay sila, humihinga sila, at okay silang lahat. Okay? Minsan, ang ginagawa ko, pag hindi ako nakapagbasa ng history, bago ako mag-meds, doon ko papasadahan yung history ng pasyente. So, kailangan malaman ko kung ano yung plan of care sa kanila, kung ano yung history nila, kung ano yung, ayun nga, kung ano yung ginagawa, kung bakit sila na-admit, ganyan. Usually, para matandaan ko kung bakit sila na-admit, kasi importante yun, pinapagkwento ko sila, yung pasyente. Kasi diba, minsan, pag nagkakwento yung tao, minsan may retain, mare-retain sa'yo yun, pagkwento. So, minsan, tatanungin ko sila, can you tell me a little bit about what happened to you, why you're here, ganyan. And sila, lalo pag alert-oriented, makakwento nila yan sa inyo ng maayos. Kasi alam nila kung ba't sila nandun and kung ano yung plan of care sa kanila. Kasi sinasabi yun ng doktor sa kanila. Para syempre, pag nabasa ko yung chart nila, mas madali nang mare-retain sa akin. Tapos, pero lang syempre, pag mga confused, ganyan, kailangan mo talagang i-dig in dun sa chart. Kung bakit sila nandun, ganyan, aside from the report. Kasi minsan may mga makikilala mo kung sino yung maayos magbigay sa'yo ng report, kung sino yung mga kulang-kulang, minsan, hindi okay yung report na nabibigay sa'yo, ganyan. After nun, magme-meds na ako ngayon. So, usually, mga before 8 o'clock, kailangan na pull out ko na sa Pixis yung mga meds, okay? So, meron ako ditong cheat sheets kung ano yung mga naging routine ko for today. Actually, dun sa ward na pinagtatrabuhan ko ngayon, mas peaceful siya compared to the previous hospital na I've been to kasi dito more on heart patient siya. So, yung sa previous hospital ko kasi, before this, marami siyang mga medical surgical cases. So, much busier siya compared to this one. But both of them may mga pros and cons. Dito ang ratio ko is 1 nurse is to 5 patients. Sometimes I can have 4. May time na meron pwede magkakaroon ka ng admission. Sometimes I can have 2 admissions. Okay. Pero ang kagandahan dito, guys, meron silang there are days na meron silang admitting nurse. Yung alam mo 'yon, marireceive mo sila, na reconcile na yung mga home meds, na tanong na, na verify na. Tapos marami na natanong na halos nung admission nurse, halos wala ka nang gagawin kundi assessment from head to toe na lang, skin assessment, ganun. But there are days na walang admitting nurse. So, let's go back again. So, ipu-pull up ko na yung meds sa Pixis. For those of you who don't know the Pixis here, but feeling ko lahat naman kayo halos, alam nyo na yan, yung iba Omnicell. Parang isa siyang aparato na gusto mag-see ako ng picture kung anong itsura na maglalagin ka. Tapos, i-ano mo lang yung fingerprint mo. Tapos, i-assign mo yung mga patients mo for that day. And then, you are going to remove the meds one by one. Like, so yung Pixis nila dito, updated. So, click, 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 click ka lang. Yun na yung meds mo for the night. Parang for that specific time frame. Halimbawa, for 9 o'clock, for 8 o'clock, ganyan. Kasi yung pagbigay dito ng meds, guys, you can give it an hour early or an hour late. Kunwari, just siya ng 9 p.m., you can give it as early as 8 p.m. or as late as 10 p.m. Ganun. Hindi siya matatag as late. But if you're going to give it after that, yun siya matatag as late pag after almost an hour. But syempre, there are times na malilate ka, so alam na, ganyan. Basta, careful lang ako na sa pagbibigay ko ng maaga pag mga, gaya ng mga heparin, ganyan. Tapos pala guys, pag halimbawa kukuha ko ng medicine,
ano, kuha na ako ng mga medicine cup, di ba? Kuha ko ng Ziploc bag. Tapos, ilalagay ko doon, ililista ko doon kung anong room number yun. Tapos, ilalagay ko doon yung mga gamot ko sa loob ng Ziploc bag. So, depende na yan sa discarte nyo. Pero ako, doon ako nabubuhay. Kailangan ko ng Ziploc bag para hindi ako nalilito. Para nakaseparate yung mga medication ko. Kasi, i-scan mo naman yun eh. Diba, pumunta ka sa patient. Can you verify your name and your date of birth? Laging yung dalawang yun. Tapos, i-scan yun. So, yung scanner mo, pag nag-scan ka sa pasyente, appear yun as scan. Diba? Tapos, kung mali yun, mag-error din yun. Mag-appear din yun sa'yo. So, iscan mo yun, na-verify mo, dapat name, birthday, tapos yun, iscan mo yung medication. Pag alimbawa, mali din yung medication mo, mag-error pa din yun. So, mga ganun, may warning lagi kasi napaka-high-tech nga. So, halimbawa, meron din time na dati make sure mo yung dosage kasi may time na kailangan half lang, halimbawa 10 milligram lang, pero 20 milligram yung stock mo, mga ganun. So, dapat careful ka dyan. Lalo din sa mga, kunwari sa mga BP meds, kunwari labetalol, kunwari 40 milligram yung, for, ano yun? 20 mg yung stock mo, pero 10 milligram lang yung, ano, yung dosage, mga ganun. So, ayun, may mag-a-appear pa rin sa'yo. May mga, ano, may magpa-pop up. Ganon. Basta napaka-helpful nung barcode scanning nila. Very, ano, very helpful. Tapos, make sure mo din na may mga armband yan. May mga tamang armband. Kung nagba-blood transfusion yan, that may blood armband yan. Kung full risk yan, that may full risk armband. Kung may allergies yan, may armband ng allergies. At kung DNR yan, i-make sure mo na may purple band yan. I-make sure mo na may DNR bracelet yan. Kasi pag nagka-labo-labo na, pag magko-code kayo, helpful talaga yung DNR yan. Ay, naka-bracelet. Hindi ka pwedeng mag-pump. Hindi ka pwedeng mag-chest compression kasi DNR. Yung mga ganun, guys. Kiss you before the sun goes down. It's what you're doing.